أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ating naumpisahan ang ano bang natin last mga tiyuhin tungkol sa mga tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga anak ng kanyang mga tiyuhin, mga tiyahin at iba pa. At ito yung talakin natin. Ang section na ito ay patungkol sa paano pinagkikitunguhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ano ang kanyang mga pagkikitungo sa kanyang mga kamag-anak. Okay, bilang pagpapatuloy ating itatalakay mga kapatid sa panampalatang Islam, ang tanong muna, sino yung mga kapatid niya sa ano? Kapatid niya sa pagpapatidi? Sino-sino ang mga kapatid niya sa pagpapadidi ni Propeta Masallam? Meron siyang kapatid sa pagpapadidi at the same time, uncle niya. Hamza. Meron siyang kapatid sa pagpapadidi at the same time, pinsan niya. Sino? Sino? Wala? Nakalimutan? Si Abu Sufyan. Okay, si Abu Sufyan. No? At then din si Abdullah bin Al-Harith. Yung kapinsan niya, si Abdullah bin Al-Harith. Si Shayma. Yung kanyang kapinsan din ang babae, si Shayma. Anak ni Harith. Si Anisa. Okay? So lahat mga ito ay pinsan niya. So sila yung mga kapatid ni Propesan sa pagpapadidi. Okay, isa sa mga pamamaraan, mga kapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ang pagkikitungo niya sa kanyang mga kamag-anak, siya ay nagbibigay ng wasiya. Wasiya ibig sabihin yung payo. Matinding pagpapayo sa kanyang mga kamag-anak at saka sa kanyang mga ahlul bayt. Ahlul bayt ibig sabihin yung household. Yung ano, household sa Tagalog? Member of the family, member ng pamilya. Ahlul Bayt. Ha? Hindi yung Ahlul Bayt na grupo ng mga Shia, ha? Ahlul Bayt. Mula sa laysay ni Zayd bin Arqam radiyallahu an, sinabi niya, Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman, isang araw, tumayo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fina khatiban, sa aming harapan, habang siya ay nagbibigay ng khutba, ng sermon. Bimain yud'a khumman bayna Makkati wal Madina. Sa na ang lugar that time, ito yung nangyari sa river. Alam mo, sa ilog sa pagitan ng Makkah at saka ng Madina. So, dati may mga ilog kasi yan. At actually ngayon meron yan. Lalo pag umuulan, at makikita nyo, pag naglakbay kayo papuntang Madina, may mga dam-dam na siya at saka mayroong mga, tawag dyan, yung drainage. Diba? At eventually, yung buong Saudi Arabia, yung Hijaz, ay magiging greenfield, magiging luntian, at ito yung mga isa sa mga sign ng araw ng paghuhukom. At ito yung patuloy nangyari, alhamdulillah. At pagdating sa pag-umulan, makikita mo nagiging green yung mga mountain. So yun ay kabilang sa propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos fahamidallah, siya ay nagbigay ng papuri sa Allah, wathna alayhi wa wa'adha, at nagbigay siya ng tinatawag na yung mga pagkatakot o kayo mga tao makatakot kayo sa Allah. Wadhakara, at pinalalahanan niya ang kanyang mga sahaba, at pagkatapos sinabi niya, ayuhan nas, o kayo mga tao, innama ana basharun, tunay na ako ay tao na katulad ninyo. Walid ka sa warakab. Ako ay tao na katulad ninyo. Mas tao na pa yung mga hindi taga rito. Yung mga hindi taga rito na una. Kayo ang mga ansar, sila yung mga muhajirun. Yung mga muhajirun na una dito. So, o kayong mga tao, ako ay tao na katulad ninyo. Yushaku an yatiya Rasulullah, Rasulu Rabbi fa'ujib. Wa anatarikun fikum thaklain. Sabihin niya, at tunay na dumating sa inyo, ika nga, ang sugo, kaya't naman i sabihin ay
Sabi niya, tunay dumating sa akin, dumating sa akin sa barakat, ang sugo ng Panginoon, which is si Anghel Jibril, tinugon ko siya. Tinugunan ko ang kanyang tinatawag na tubo, ang kapanawagan. Wa anatari kun fikum thakalain. At ako ay nag-iwan sa inyo ng thakalain, dalawang bagay na mabigat na responsibility. Ano yun? So, dalawang bagay na mabigat bilang isang, bilang responsibilidad, mga kapatid. Una, ano ito? Awaluhuma kitabullah. Una sa dalawa ay walang iba kundi ang aklat ng Allah. So, ibig sabihin, pinapayuhan ko kayo na panghawakan ninyo ito. Iyon, tinatawag na aklat ng Allah. Fihi al-huda wa nur. Dahil sa aklat na ito, nandirito ang gabay, patnubay, at saka ang liwanag. Manistamsa kabihi wa akhada bihi kana alal huda. Sino man ang pinanghawakan niya ito at pinamuhay niya ito, tunay na siya ay nasa patnubay at nasa gabay. Wa man akhtaahu dhalla. At sino man ang sinuway niya ito, siya ay maliligaw. Yun tinatawag ng banal na Quran. Yun ang una na habilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na mabigat, ika nga, ang responsibility. Pangalawa, wa ahlu baiti in my household, at ang aking pamilya, sabi niya. At aking pamilya, pinapayuhan ko kayo sa aking pamilya. Pakaingatan niyo sila. Udhakirukumullahu fi ahli baiti. Pinalalahanan ko kayo sa Allah hinggil sa aking pamilya. Udhakirukum tatlong beses na binanggit, mga kapatid. Tatlong binanggit na iyon. Sinabi ni Hussein bin Saburang, waman ahlu baiti zaiyazay. Daw dito, tinanong ni Hussein bin Zabura ang sub-narrator ng hadith na ito, na kung saan si Zayd. Sabi niya, sino ang tinutukoy niyang ahlul bayti? Sino ang kanyang household o Zayd? Okay? Alaysa nisa'uhu min ahli baytihi? Hindi bagat ang kanyang mga asawa ay kabilang sa ahlul baytihi? Ahlul bayt. Kasi, tandaan natin ha, ang mga Shia, pag sinabing ahlul bayt sa kanila, ang tinutukoy na ahlul bayt sa kanila ay yung piling mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, ini-specific pa nila na yun ay kabilang lamang doon sa lineage ni Ali radhiyallahu an, at saka ni Fatima, at saka yung pamilya ni Fatima, saka ni Ali, at saka si Hassan. Okay, si Hussein particularly, yun. Subalit, sa ano dito mga kapatid, sabi niya, alaysa nisa'u min ahli bayt, yung kanyang mga asawa, kasal. Sa mga Shia, tinanggihan nila si Aisha na kabilang sa Ahlul Bayt. Okay? Si, lalong-lalo na si Aisha radiyallahu anha. Kasi bakit anak ni Abu Bakar Siddiq? Radiyallahu anha. Galit ang mga Shia kay Abu Bakar at kay Aisha. Sabi niya, hindi bagat ang kanyang mga asawa ay makabilang sa kanyang household. Kala ni Sa'uhu min Ahlul Bayt. Kasi sinabi ni Zayd, ang kanyang mga asawa ay kabilang sa kanyang Ahlul Bayt. Ito yung dalil. Ika nga na, dalil. Sino ba si Zayd? Walang duda, sino ba si Zayd? Zayd bin Arqam. Si Zayd. Pinsan o anak o apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Zayd bin Al-Arqam. Hindi, ay review niyo. Review natin, hindi ko rin alam. Okay. Sabi niya, sabi ni Zayd, amahan, malalapit ito kay Propeta Masalam. Sabi niya, ang mga asawa niya ay kabilang sa kanyang ahlul bayt. Walakin ahlul bayti man harumas sadaka ba'da. Subalit, ang tinutukoy na ahlul bayt dito specifically, ang sino man na ipinagbawal sa kanila ang zaka na tumanggap. Ipinagbawal sa kanila na tumanggap. So, labas dito, ang asawa, ang ibang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kabilang doon sa miyembro ng Quraysh. Ay, hindi kabilang sa miyembro ng Banu Hashim at saka Banu Abdul Muttalib. Si Aisha, hindi siya kabilang doon sa Banu Hashim at saka Abdul Muttalib. Subalit siya ay kabilang sa Quraysh. Okay? Subalit kasi may mga nagsabi na ang Quraysh ay kabilang doon sa mga hindi tumatanggap ng sadaka o zakat. Subalit pinabulaan na ng hadith na ito. Kasi bakit? May mga ibang mga asawa si Propeta Masala na kabilang sa Quraysh, subalit hindi kabilang sa Banu Hashim at saka Banu Abdul Muttalib. No, ano ba pagkakaiba ng Quraysh? Kasi ang Quraysh, isang malaking tribu yan. Parang, alam mo, Maranao. Okay? And I think sa mga Maranao, may mga sub-tribes, wala.
mga pamilya ni ganito, pamilya ni Ampatuan, pero pala. Maginaron pala si Ampatuan. Pamilya ni Dimapuro, mga ganyan, pamilya ni ganyan. Sa Quraysh, isang malaking tribu siya. Sa ilalim ng Quraysh, may mga sub-tribe. May mga Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib, Banu Abdul Manaf. Yun mga kapatid. So, hindi kabilang sa mga bawal sa kanilang tumanggap ng sadaka o ng zaka ang lahat ng Quraysh. Kundi specific na mga tribu lamang, katulad ng Banu Hashim at saka Banu Abdul Muttalib. You know? So, yun yung mga kapatid. So, ang punto dito, ang specific na, subalit ang Ahlul Bayt, sabi ni Zaid, subalit tinutukoy na Ahlul Bayt dito, yaong mga ipinagbabawal na tumanggap ng zaka. Okay, ng sadaka. Kalawa man, hum, asino sila? Hum alu Ali, sila yung mga pamilya ni Ali, wa alu Aqil, pamilya ni Aqil, si Aqil, I think, pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alu Ja'far, pamilya ni Ja'far, wa alu Abbas, at pamilya ni Abbas. So sila ay kabilang sa tinatawag na ano, Banu Hashim at saka Banu Abdul Muttalib. So yung mga kapatid. So subal ang ano, kasi makikita mo yung salaysay nung sinabi niya na tunay na ang mga asawa niya ay kabilang sa Ahlul Bayt. Yun ang unang statement niya. Subalit ang pangalawang statement, ngunit ang tinutukoy na Ahlul Bayt dito, sabi niya, ngunit ang Ahlul Bayt ay ang mga ipinagbabawal na kumuha ng sadaka o kaya'y tumanggap ng zaka. So iba ito kasi ito general. Yes, kabilang sa membro ng Ahlul Bayt ang mga asawa na salam, kasama na dyan si Aisha bilang mga tinatawag na household family. Walang duda, huwag mo sabihin na asawa mo hindi kabilang sa pamilya mo. Walang duda, pamilya mo yung asawa mo siyempre, di ba? So pagdating sa pangangalaga, sa responsibilidad, ika nga, so yan ay kabilang saklaw dito yung lahat ng mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang tinutukoy na specific na halbayt yung mga bawal tumanggap talaga ng sabihin natin ng sadaka. You know? Kaya nga, until now, actually, may mga, yung ano ko, yung amo ko mismo, si Sheikh Hani, sa deputy manager namin sa Islamic Center, kabilang siya sa tinatawag na, kabilang sa mga halbayt, dahil ang Sharif. Pag sinabing Sharif kasi dito sa Makkah, mula sa mga tinatawag na halbayt. Kaya hindi sila pwede tumanggap. Hindi sila, subukan mong bigyan siya ng ano, sadaka. O kaya zaka, hindi siya tumatanggap. Pero pag regalo, tumatanggap sila. Ano yun? So yung mga kapatid, yan ang isa sa mga advice ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit as si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yakulo, sinasabi niya lagi, urkubu Muhammadan fi ahli baytihi. Sabihin, take care of the family, of household of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi pa niya, ibig sabihin ng tinatawag na pangalagaan, alagaan sila na huwag silang tinatawag na bigyan ng kapahamakan, huwag silang gawa ng kapinsalaan, huwag silang sabihin natin na pabayaan at iba ba. At mula kay Aisha radiyallahu anha, na si Abu Bakar sinasabi kay Ali, walladhi nafsi biyadihi, sumusumpa ako sa umahawak na aking buhay, la karabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min karabati. Tunay na mas mamahalin at mas kaibig-ibig sa akin na ikonekta ang yung bang kamag-anakan ni Propesa lang kaya sa aking kamag-anakan. Yung bang mas malapit pa ang kamag-anak ni Propesa sa aking puso kaysa sa aking sariling kamag-anak. Eh, walang duda, Propesa siya. Maninang? At isa sa mga pamamaraan ni Propeta ng Salam, mga kapatid, ay ang binibisita niya ang libingan ng kanyang ina at siya umiiyak dito. Si Propeta ng Salam, binibisita niya ang kanyang libingan. Sinong kanyang libingan? Libingan ng kanyang ina. Kanyang libingan. Okay. Mula sa hadith ni Abu Huraira radiyallahu anhu, kala sinabi niya, bumisita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libingan ng kanyang ina. Sino ba ang kanyang ina? Si Amina. At siya umiiyak. At umiyak ang kanya mga sahaba na nasa paligid niya. So nakiiyak na rin. Di ba? Fakala, sinabi, ista'dhantu rabbi fi an afiya an astaghfira lahu laha falam yu'dhan li. Umihingi ako ng permiso sa aking Panginoon na humingi ng nahingyan ko siya ng kapatawaran. Na humingi ako ng kapatawaran sa kanya para sa aking ina, subalit hindi ako pinayagan. So ito yung baddalil, mga kapatid, na hindi una-una, ito yung batayan na yung kanyang ina hindi Muslim. Yan ang batayan. Na ang kanyang ina ay hindi Muslim kasi ang alit na ito yung matataas sa Muslim. Pangalawa,
ito yung ang hadith na ito ay bataya na hindi tayo pwede humingi ng kapatawaran sa hindi Muslim, buhay man o patay. Nayan? Ito ay inaprubahan ng Allah sa banal ng Quran na sinabi niya makana lin nabi wal ladina amanu ayastaghfira lil mushrikina walau kanu uli kurba. Hindi pinayagan sa propeta asa ang mananampalataya na humingi ng kapatawaran sa Allah para sa mga hindi mga mananampalataya kahit pa sila ay kamag-anak. So bawal tayong humingi ng kapatawaran sa kanila. Subalit kapag buhay pa sila, ang ating hihingin sa kanila yung gabay, patnubay, halimbawa na nasa magandang kalagayan pero yung tinatawag na kapatawaran kailanman ay hindi pwede, ipinagbawal sa atin yun batay sa tinatawag na hadith na ito. Wasta'dhantu fi an azura qabraha fa'adna li. Subalit nung ako ay humingi ng permiso sa aking Panginoon na bumisita sa kanyang libingan, pinayagan ako. Ito yung dalil na pwede kang bumisita sa libingan ng kamag-anak mo na hindi Muslim. Okay? Dahil yan ay mismo ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fazuru al-kubur, sabi niya, kahit bumisita kayo sa mga libingan, fa innaha tudhakkiru al-maut. Dahil ang pagbisita sa libingan ay nagpapaalala sa inyo sa kamatayan. So ito yung justification ng mga ulama. Pwede lamang na bumisita ka sa libingan ng mga hindi mga Muslim kung ang dahilan ay para maalala mo ang kamatayan. Hindi para mag-selfie lang doon. Okay? Lalong-lalo na hindi pwede na humingi ka doon sa nakalibing. Kakausapin mo yung nakalibing, kumusta ka na dyan? Matakot ka kapag sumagot. Tatakbo ka talaga pag sasagot yung... Sumali na kapatid? Okay. Kaya at yung pag-iyak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, that time nung bumisita siya, ay talagang hindi mailarawan sa sobrang hagulgul ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil bakit? Dahil naabutan lamang niya ang kanyang ina habang siya sanggol pa. Hindi niya nakasama ng matagal na panahon, mga kapatid. Subhanallah. At gayon din ay yung bang hindi dumating sa kanya yung iman, ika nga. Kaya siya ay nalungkot. Sobrang lungkot. Mula kay Buraydah radhiyallahu anhu, kala intaha ang nabiyo sallallahu alaihi wasallam ila rasmi kabrin, nung nakarating ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mark ng libingan, fajalasa, siya ay umupo, o jalasan naso hawlahu, at umupo ang kanyang mga kasama sa kanyang palibot niya, faja'ala yuharriku ra'sahu kal mukhatibu thumma baka. At pagkatapos nun ay nagkaroon ng gesto na yung gumagano ng kanyang tinatawag na ulo, na yun ang sign na talagang gumagulgul siya. Okay, humagulgul siya. Fastaqbalahu Umar bin Khattab, at lumapit si Umar bin Khattab sa kanya, fakala, at sinabi niya, ya mayubki ka ya Rasulullah, bakit ka umiyak o propeta ng Allah, at ano ang nagpaiyak sa'yo? Sabi niya, fakala, hada kabru Amina bint Wahab, ito ay libingan ni Amina, yung kanyang ina, tinutukoy niya, na anak ni Wahab. Istadhantu Rabbi fi an azura kabraha. O, yun nga sabi natin kanina, na humingi ako ng permiso sa aking Panginoon na bumisita sa kanyang libingan, fa'adhinali, pinahintulutan niya ako. Wasta'dhantu fi al-istighfar laha fa'abah. Subalit nung ako ay humingi ng permiso ng kapatawaran para sa kanya, tumanggi ang aking Panginoon. Okay, wa'adrakatni rikatuha fa'bakaito. Kahit naman ay ako ay naging malungkot, sobrang lungkot, ika nga dahil naalala ko siya, kahit umiyak ako. At yung dahilan kung bakit ako ay umiyak. Pangalawa dito, tinanggihan yung aking paghingi ng kapatawaran para sa kanya. You know? So, wala mga gawa ng kapatid. At yung bagay na yan, since yung nanay niya, yung tatay niya, namatay sa estado ng jahiliya, kamangmangan. So kapag ang isang tao namatay sa estado ng kamangmangan, nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang desisyon niyan sa araw ng paghuhukom. Okay? Kung papatawarin siya ng Allah, papatawarin. Kung hindi, hindi. You know? Pero ang batas natin sa iba mo ng mundo, natin sila pwede humili, hindi natin pwede hinga ng kapatawaran para sa kanila. No? At sinabi, فَمَا رَعَيْتُ سَعَةً أَكْثَرَ بِكْبَكِيَ مِنْ تِلْكَ السَّعَةً. Kahit wala akong nakita, sabi ng narrator, na sa ganung oras, yung sobrang pag-iyak ng isang tao, maliban lamang sa pag-iyak ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ito yung mga lesson natin, mga kapatid, na huwag natin kaligtaan yung ating mga kamag-anak, kahit pa sila ay mga nangawala na sa daigdig at nangauna na sa atin, huwag natin kaligtaan sila kahit pa sa pagbisita sa kanilang mga libingan. Lalo pas mga Muslim sila. You know? At the same time, yung pagbisita sa libingan ng mga sa mga Muslim, ito ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa dito, hinihingi natin sa Allah yung na sila ilayo mula sa kapurusan sa libingan at pag-aanin sa kanila kung ano man yung kanilang
nakaharap sa loob ng libingan kapag sila yung mga Muslim. At of course, iwasan natin yung mga gumagawa ng mga bida sa pagbisita sa libingan. At hindi pwede bumisita sa libingan sa araw ng Eid. Okay? Bawal, kapatid. Yung mga usad, mga babae. Ah, good. Napakaganda ng katanungan. Mga babae. Ang mga babae, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayon sa mga iba't ibang narration ng hadith, kung ating pagtutugmain yan, ipinagbawal sa kanila ang palagi ang pagbisita sa libingan. Bakit? Sinabi ni Prasam, la'anallahu, okay, la'anallahu al-jawarati al-kubur. Sinusumpa ng Allah ang mga zawarat. Ang zawarat, ito ay tumutukoy sa mga kababaihang mahilig bumisita. Kasi yung siga, yung formula, ika nga, ng pagkakabangit is zawarat. Nang ibig sabihin ay palagian. Superlative. Palagian, ika nga, na bumibisita sa libingan. So kapag ginagawa ng babae, yung ba nagiging habit yung pagbisita sa libingan, sa kabila sa ito na tao na isunumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kapag hindi palagian, okay, halimbawa, bisita, halimbawa, gusto niya na hindi palagian, walang problema doon. Batay sa pangkalahatan ni Prophet Salam na kunto na hayto kum an ziyarat il kubur, dati pinagbawalan ko kayo na bumisita sa libingan, fazuruha, bumisita na kayo ngayon. So ito ay pangkalahatan, babae man o lalaki. You know? So dito, walang problema, as long as provided na hindi sila mag-lipstick, hindi sila mag-makeup doon, ano ba kung nila doon sila mag-makeup sila? Huwag hindi sila magpapabango, ika nga, ano, may mga kababay, babisa para magpaduding lang, magpapansin lang, subhanallah. Okay. Pangalawa dito, behave sila dapat, hindi sila pwedeng umiyak doon, humiyaw doon pag nandunan, bakit ganun, bakit nauna kayo, patay na, wala na, move on. Okay? Hindi pwede yan. Eh, kapanan ng jahiliya. Pangatlo dito ay pagdating sa tanatawag na pakikipaglibing, bawal. Ang babae talaga mutlakan, ipinagbawal, ikang Allahu alam, pinagbawalan sila na talagang makikipaglibing. Mas mabuti nila sasama. Talagang hindi pwedeng sumama, kaya hindi mas mabuti. Hindi talaga pwedeng sumama sila. You know? Pagdating sa pakikipaglibing, kasi kailangan mga lalaki lamang yung makikipaglibing at hindi yung kababaihan. Salungat yun sa atin. Practice sa atin, isang track puro mga kababaihan, pati mga kalat, subhanallah. Ang iba pa kayo, mayroong mga susunod, may mga drum na ngayon na gano. Subhanallah, kinakantahan yung patay na, may mga, na, of course, mga non-Muslim ito. Abang yung funeral, papunta doon sa libingan, na may kanta, may ano kasi, magpapatugtog kasi, bakit ito daw yung paborito ng, yan lang yung mao. Astaghfirullahul azim. Yan, ito yung mga practices na kung saan ay na-attribute sa mga practices ng mga walang pananampalataya. So, kinakailangan iwanan dito. Hindi ito, wala ito sa patnubay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakakapagtataka, di ba? Mahilig silang gumawa ng mga wala sa sunnah, pero hindi lang kaya gawin ng mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? So, kaya nga, tama yung sinabi ng mga ulama natin na kapag namatay ang sunnah, ang papalit ay bid'ah. Asahan mo na ang uusbong ay bida'ah. Kasi namatay ang sunnah. Walang sumabuhay ng sunnah. Diba? Subhanallah. So yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at kabilang sa mga pagigitungo ni Prophet Sallam sa kanyang mga kamag-anak, siya ay talagang yung bang eager, ika nga, na imbitahan ang kanyang mga kamag-anak sa Islam. Pagdating sa imbitasyon sa Islam, hindi siya nagpabaya. Which in fact, inuna pa niya yung kanyang mga kamag-anak bago yung ibang tao. Wa'andhir ashiratakal aqrabin, sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad. At bigyan mo ng babala ang iyong kamag-anak, kung Muhammad, yung mga malalapit na kamag-anak, bigyan mo sila ng babala. Diba? Sabi nga ng mga kasabihan, bago ka maglinis ng bakuran ng iba, linisin mo muna ang sarili mong bakuran. So yun, dapat talaga unahin yung kamag-anak na bago yung ibang pamilya. Pero kung sobrang tigas naman yung mga kamag-anak mo, mas malambot pa yung mga hindi kamag-anak mo, bakit hindi muna yun? Bakit magtigas sa kamag-anak? Lumabas ka at mag-explore ka at ipamahagi mo yung Islam sa iba. Kasi ayaw ito manggapin ng kamag-anak. Alang hanggang sa ikamamatay mo, doon ka, manatili ka doon. Hindi. Okay? So ibahin mo, kasi propeta siya. Malandun na mga kapatid. So ang punto dito, na hindi niya pinabayaan ang kanyang kamag-anak pagdating sa pagpapalaganap ng Islam. Muna sa laysa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jal. Tumayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung binaba ang aya na ito. Wa anzir ashirataka al-aqrabin, yung binanggit natin kanina. At magbigay ka ng babala sa iyong mga kamag-anak o Muhammad. Bigyan mo sila ng babala.
At tumayo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung binaba ang ayan na ito. At pagkatapos sinabi niya mismo sa harapan ng kanyang mga kamag-anak, "Ya ma'ashara Quraysh, o mga tribu ng Quraysh, ishtaru anfusakum, save yourselves. Iligtasin niyo ang inyong mga sarili. La agni'ankum minallahi shay'an, dahil wala akong makagawa sa araw ng paghukom sa inyo sa harapan ng Allah." Okay? "Ya bani Abdul Manaf, o tribu ni Abdul Manaf, la agni'ankum minallahi shay'an, wala akong maitulong sa inyo sa harapan ng Allah sa araw ng paghukom. Ya Abbas, yung kanyang tiyuhin mismo, bin Abdul Muttalib, la agni'ankum minallahi shay'an." Si Abd Abbas ay nag-Muslim, right? Okay. Si Abbas ay nag-Muslim. Kailan siya nag-Muslim? Bago ang Fatho Khaybar. Yung kanya, alam mo yung kanyang pag-Muslim? Nag-Muslim siya, subalit itinago niya ang kanyang pag-Muslim before ng sakupin ng Khaybar. Nagiging lantaran ito nung pinasok kayong Makkah. Saka pa niya, binulgan na siya yung Muslim. Kasi dati patago. Alam mo na, kasi bakit leader kasi siya eh. Leader ng tinatawag na isa sa mga leader ng Quraysh. Sabi, Abbas bin Abdul Muttalib, "La agna minallahi shay'a, hindi ako makatulong sa iyo. Ya Safiya, ammata Rasulillah, tiyahin ng propeta ng Allah, la agni anki minallahi shay'a, wa ya Fatima, na anak ni Muhammad, o Fatima, sabi namin yung anak niya mismo, o Fatima, na anak ni Muhammad, salini mashita min mali, hilingin mo na mula sa akin ang anumang kayamanan, la agni anki minallahi shay'a, subalit wala akong kakayahan na iligtas ka sa araw ng paghukom sa harapan ng Allah." Okay, kasi nafsi-nafsi. Kanya-kanya tayo sa araw ng paghukom, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang ibig sabihin dito, do not rely. Huwag kayong mag-umasa na ako ay propeta, at huwag kayong umasa na ang sa inyong mga tribu, na tribu ninyo ay ganito, hindi makakatulong ang tribu ninyo sa araw ng paghukom. Kaya gumawa kayo, maniwala kayo sa Allah, sumambayo kayo sa Allah, isuko niyo inyong mga sarili, at gumawa kayo ng kabutihan sa Allah, at huwag kayong umasa sa akin. At tutal, andyan naman si Muhammad, ligtas tayo. No. Ano ka, Jesus? Kristiyano? Nandiyan naman si Jesus, pinako sa cross, ligtas tayo. Savior? Subhanallah. At mula sa yun nga, sa riwayat ni Imam Muslim, mayroong extra na salaysay, "Gairaan na lakum rahiman sa ubaluha sa abuluha bibaliha." So wala akong ibang koneksyon sa inyo, kundi ay kamag-anak lamang. At ipagpapatuloy ko ang pagdudugtong ng ating ugnayang kamag-anakan. Yun lang ang trabaho ko. Okay? Yun lang ang aking trabaho. Subalit, hindi ako makapagliligtas sa inyo sa araw ng paghukom. Subhanallah, mga kapatid. So dito, mga kapatid, ay walang duda, ay nung na-establish na yung tinatawag na da'wah sa mga kamag-anak niya, so kinakailang ma-establish yun sa tinatawag na iba. Diba? Kasi maaari ikatwira ng ibang mga tao, yung mga pilosopo, kung hindi unahin niya ang kanyang kamag-anak, baka marahil yun pa ay magiging ano sa kanya, atake sa kanya. Unahin mo yung kamag-anak mo. Propeta siya, di ba? So maaaring atake sa kanya, kaya nga inuna niya yung kanyang kamag-anak. Para hindi magiging tanatawag na, sabi natin, against sa kanya, yung bagay na yung kapag inuna yung ibang tao kaya sa kanyang kamag-anak. So walang duda, ito ay isang pamamaraang sistema, ika nga, ganun din tayo dapat. Okay, na kung mas unahin man natin yung ibang tao, kinakailangan unahin natin yung ating kamag-anak muna bago yung tinatawag na ibang tao sa abot ng ating kakayahan. Malinaw? So anong oras na? So yung iba mag-prepare na, kapatid, dabang pinagpatuloy natin yung lecture natin, inshallah. Anong oras na? 6:30. 6:50 yung adan, mashallah. So inshallah, last na ito. At kabilang sa kanyang tinatawag na imbitasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kamag-anak, yung imbitasyon niya kay Ali radiyallahu anhu. Ang tanong ko sa inyo, sino ang kauna-unahang tumanggap sa Islam mula sa mga bata? Sino? Ha? Si Ali. Ginaya mo lang sinabi ko eh. Yes, totoo. Si Ali radiyallahu anhu. Siya yung kauna-unahang batang tumanggap ng Islam. Okay? Si Ali radiyallahu anhu. Subhanallah. Kasi nung dumating yung isang sa kanya, bata pa siya. That time is siya ay tinatawag na little boy. Tinugon niya yung panya niya ni Prophet Salam, at siya ay nanampalataya sa Allah, at siya yung pinakaunang bata na pumasok sa Islam. Kaya sinabi ni Tirmidhi, "Kala ba'du ahlil ilm, ayon sa mga ibang mga scholar, awwalu man aslama minar rijal, ang kauna-unahang nag-Muslim mula sa mga kalalakihan ay sino?" Hindi, sa mga bata yon. Sa mga kalalakihan sino?
si Abu Bakar Siddiq radiyallahu an. Wa aslama Aliyun wa huwa gulam ibn 8 sinin. At nagmuslim si Ali sa edad ng 8 years old. 8 years old siya nagmuslim, mga kapatid. Wa awalu man aslama minan nisa. At sino man ang unang kababaihan nagmuslim sa kanila? Sino? Si Khadija. Okay, si Khadija, yung kanyang asawa, ang kauna-una nagmuslim lang sa kababaihan. So, you know? Pero ang unang nagmuslim sa lahat, babae man o laki o bata, si Khadija. Siya yung unang nagmuslim sa lahat, si Khadija. So, dito pala, kapag yung bata, pwede pala natin dakwahan yung bata. Okay, pwede natin dakwahan at ipapasok sa tanatawag na Islam kung tinanggap niya ito. You know? Hanggang siya ay nasa yung kanyang isip ay kaya niyang ibata yung tama sa kamali. Kasi hindi mo pwedeng dawahan sa si Sofia na anak 6 years. Dawahan mo siya, hindi talaga makikinig yan. Yung bata na kung saan nasa kanya na yung isip pa. Matinong pag-iisip. You know? Okay. At gayon din mga kapatid ay nagpursige si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magabayan ang kanyang uncle na si Abu Talib. Si Abu Talib. Di ba? At subhanallah, alam natin na kung gaano yung status ni Abu Talib kay Propeta Sallam, di ba? Siya yung sumuporta, siya yung nangalaga kay Propeta Sallam, siya yung parang inampunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinuring ng anak niya mas mahal pa kaya sa kanyang mga ibang mga anak. Sorry, mas mahal pa ni Propeta, mas mahal pa ni Abdul ni Abu Talib yung kanyang pamangkin na si Propeta Muhammad kaya sa kanyang tunay na anak. Okay, ganun mga kapatid. Kaya nga dahil dito, nagprosige ang Propeta Sallam na siya ay gabayan sa Islam. Pero anong nangyari? Siya pinagmuslim, hindi. Ito yung kwento. Mula sa kay Sa'id bin Abdul Musayyib, mula sa kanyang tatay, sinabi, Lama hadrat Abu Talib al-wafa, nung mamatay, malapit nang mamatay si Abu Talib, malapit nang yumao si Abu Talib, na nandun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada indahu Aba Jahal, wa Abdullah bin Umayya bin al-Mughira. Ang nangyari, nung naghihingalo na siya, nandun ang propeta, at andun yung mga asungot. Ha? Yes, andun yung mga angkil niya ng mga hindi mga Muslim. Sino yon? Si Abu Jahal. Okay? Si Abu Jahal. At saka si Abdullah bin Ubay, Umayya bin al-Mughira. Ito yung mga kaaway ng Islam. Okay? Fakala ayam, sabi ni Propeta sallam, ay o aking uncle, kul la ilaha illallah, sabihin mo lamang la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Isang salita lamang ito, subalit inshallah sa araw ng paghukom sa harapan ng Allah, magamit ko ito para ikaw ay mailigtas. Okay? Sabihin mo lamang ang la ilaha illallah. Sabi niya. Mafiri wise sa ibang nalalay siya. Ashhadu laka biha indallah. Sa araw pa upang sa ganun, pag nasabi mo ito, ako ang magwi-witness sa iyo sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom. Kaya sinabi niya, ito yung mga sungot. Ito na yung mga tinatawag na sabi natin kontrabida. Sabi ni Abu Jahal at saka ni Abdullah bin Ubay, sabi niya kay Abu Talib habang naghihingalo, atargabu an millati Abdul Muttalib. Sabi niya, tatalikdan mo ba ang pananampalataya ni Abdul Muttalib? Kinunsin siya ngayon. Walang hiya ka. Tatalikdan mo siya. Samantalang mula ka sa tribong ito, tapos tatalikdan, ganun-ganun na lang mo, tatalikdan mo. Diba? So, siyempre naman, natakot si ano, si Abu Talib. Falam yazal, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuridu alay. Subalit, hindi pa rin tumigil si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo lamang, la ilaha illallah. ito naman kontrabida. Hindi, wag mong ano, tatalikdan mo, pinakunsin siya. Subhanallah. Wayuidani hitibidal kal makala, paulit-ulit din yung kanilang ginagawa. Huwag mong talikdan yung ano, mahiya ka, wala kang utang na loob, mga ganun ba? Subhanallah. Hatta kala Abu Talib akhar fi kal fi makallamahum, hanggang sa ang huling binitiwa ni Abdul Muttalib na salita, huwa ala millati Abdullah. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Sabi niya, tunay na siya, itinutukoy niya yung kanyang sarili, ay siya ay nasa relihiyon ni Abdul Muttalib. You know? Wa aba yaqul, at tinanggihan niya ang pagsabi ng la ilaha illallah. You know? Faqala sa sallam, wallahi la astaghfiranna laka ma lam anha anka. At pagkatapos noon, binawian siya ng buhay at sinabi ni Propeta sallam, sumpa man sa Allah, ihingi ako ng kapatawaran sa Allah para sa iyo hangga't hindi ako pinagbawalan ng Allah. Biro mo?
Kaya dahil dito, binaba ng Allah ang kapahayagan na makana linabihin waladina amanu ay yastagfiru lil mushrikin. Hindi narapat sa isang propeta at sa mga mananampalataya na siya'y humingi ng kapatawaran sa Allah para sa mga mushrikin. Yun ang dalil, kumpirmado mismo sa Allah na si Abdul Muttalib ay namatay na hindi Muslim. Because of that revelation. Kasi may mga Asha'ira, may mga ibang mga Asha'ira, sila sabi namatay siyang Muslim. Yes. Muslim daw si Abdul Muttalib. Meron mo? Dahil Muslim. Ito malino mismo yung tinatawag na, ba't ayan? Na kung saan, ito yung... Kaya alam mo siguro yun si, ano, si Aminullah. Aminullah. Okay? Hadahallah, naway gabayan siya ng Allah. Ito ay tinatawag na mali. Maling naturoan sa totoo lang. Pinasinungalinga, Sahih Bukhari ang hadith na sinalaysay natin mga kapatid. Kaya dahil dito ay, kasi kung hindi siya mushrik, hindi ibababa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ayah na ito. Di ba? At the same time, binabarin yung ayah kay Abu Talib, nung namatay siya, sinabi niya kay Professor lang, sinabi ng Allah sa kanya, inna ka lang tahdi man ahdabta walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na hindi mo kayang gabayan ang sino mang naisin mong gabayan, Muhammad, subalit gagabayan ng Allah ang sino mang naisin niyang gabayan. Yun ang tinatanong na patunay ng mga kapatid. Tunay na sabihin natin na hindi siya namatay na Muslim. Okay? At sa ibang riwaya, which is sa riwaya ni Imam Ahmad, na sinabi ni Abu Talib, lawlaan tuayirani Quraysh yakulu na ma hamalahu alayhi illa jaza'u al-maut la akrartu biha aynak. Ito yung dalil ng mga Asha'ira. Yung statement ni Abu Talib na ito. Sabi niya, kung hindi lamang sa criticize, na ikikriticize ako ng mga Quraysh, kung hindi lamang, sabi niya, sasabihin ko, ika nga, kung hindi lamang ikikriticize ako ng mga Quraysh sa aking sasabihin, sabi niya, aprobahan ko yung tinatawag na sabihin natin, yung sinabi ni Muhammad. Aprobahan ko. Sabihin, tatanggapin ko yung sinabi ni Muhammad kung hindi lamang sa ikikriticize ako ng mga Quraysh kapag sinabi ko yun. You know? So, ang sabi ng mga tinatawag na ano, ang conclusion ng mga Asha'ira, so sa statement na ito, ibig sabihin sa puso niya, Muslim siya. Di ba? Yun ang statement. But tanungin natin sila, paano mo nalaman na yun ang puso niya? Meron bang nakapagsabi na yun ang puso niya? Wala nakapagsabi. Hindi mo pwedeng panghimasukan yung puso ng isang tao kasi hindi mo kayong buksan yan. At tangi lamang nakakaalam ang puso, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Maaring masabi niya ito para sa ganun ay hindi mano sa kanya yung tinatawag ng mga Quraysh. Okay? Nasabi na lamang ito. Subalit, taliwas sa kanyang puso na hindi niya talaga tatanggapin ng la ilaha illallah. Pangalawa dito, malino yung sinabi ng Allah. Yung pahayag mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mga kapatid. Okay? At dahil dito, isa pa sa mga dalil na siya ay tinatawag na namatay na hindi Muslim. Yung hadith ni Prophet Sallam na siya ay magkakaroon ng pinakamagaan na parusa sa tinatawag na Indiyanong apoy. Anong sabi ni Prophet Sallam? Okay, sabi niya, ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib bahwa muntailum binalaini yugli minhuma dimaguhu. Sabi niya, pinakamagaan na parusa sa araw ng paghukom sa impyernong apoy ay walang iba kundi parusa kay Abu Talib. Na kung saan ilalapat niya ang kanyang dalawa, magchichinilas siya ng dalawang chinilas na mula sa impyernong apoy at kukulo ang kanyang utak. Yun yung pinakamagaan na tinatawag na parusa. Subhanallah. At ganyan din mula sa hadith ni Abbas bin Abdul Muttalib, sabi niya, kala, ya Rasulullah o propeta ng Allah, hal nafa'at sa Abu Talib isha'in? Si Abu Talib ba mayroon bang napakinabangan siya na anumang bagay mula sa iyo? Sabi niya, fa'inaw ka na yahuto wa yugdibu alak. Siya ay nangangalaga sa iyo, pinoprotektahan ka, wala ba siyang mapapala sa iyo o sugo ng Allah? Pagkatapos siya siyang mamatay? At ang sabi ni Propeta Salam, na'am! Sabi niya, oo, ginawa niya yun. Huwa fi dahbahin minan na'am. Siya ay nasa tinatawag na mababang uri ng tinatawag na impyernong apoy. Okay, walaulaan. Kung hindi dahil sa akin, sabi niya, la kana fi dark asfali minan na'am. Siya ay mapupunta sa pinakailalim ng impyernong apoy. Yun ang dalil, ika nga na siya, hindi matay na hindi Muslim. Walang duda. O, siya ay nasa ibabaw ng impyerno, apoy, pinakamababang uri na, pinakamababaw na bahagi ng impyerno. Kung hindi dahil sa akin, siya ay mapupunta sa pinakailalim ng impyerno, apoy. Ano pa yung yan matatagpuan sa sunat sa Muslim, mga kapatid. So yun ay mga patunay, ika nga na siya ay namatay na hindi Muslim. At yan ay laba, ika nga,
sampal sa mga nagsasabi na siya'y namatay na Muslim. Lalo pa, Ashaira. Kahit mag-ingat kayo sa akila ng mga Ashaira. Kumukuha sila ng mga dalil na wala dito, wala doon. You know? Lalo pa, wallahi, delikado ang akila nila, sa totoo lang. Sa totoo lang. Yung akila nila, yung mga akila na Mu'tazila, Khawarij, napakadelikado ng kanilang tinatawag na akida. Subhanallah. Subalit, ito ay malinaw, ika nga, sa mga nag-aaral at nagsasaliksik. Okay? At kinukuha yung mga authentic hadith, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So yun mga kapatid. So, ang punto dito, ang pinakamalaking aral dito, na kahit anong gawin natin sa kamag-anak natin o sa ibang tao man, para sila gabay ng Islam, talagang kung hindi papahintulutan ng Allah, hindi talaga sila magagabayan. Pangalawa, yan ang pangalawa. Pangalawa dito, huwag tayong malungkot kapag sila hindi ng Muslim. Ang sabi ni Allah kay Propeta, la tahzan alayhim. Nung nalungkot ang si Propeta Muhammad na hindi dinanggap yung kanyang panyaya ng mga tao, ng mga Quraysh, nalungkot siya, sobrang lungkot siya. Kung ba naman kasi, di ba yung bang halos araw at gabi ng dadawa katapos hindi tatanggapin, ano ba bang gusto nyo? Di ba? Pinakita na binyak na ngayong buwan, ayaw pa rin maniwala. Di ba? Sinasabi na ngayon tanatong na marriage, ayaw pa rin maniwala. Kaya dahil dito nalungkot, kaya sabi ng Allah, la tahzan alayhim, huwag kang malungkot sa kanila kung hindi nila tanggapin ang Islam. Dahil hindi mo magagabayan ang sino mang naisin mong gabayan. You know? Magabayan ng Allah ang sino mang naisin niya gabayan. You know, kapatid? So Allah wala misuhab na ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at informasyon. Barakallahu fikum. At syala patuloy natin next week yung mga pakikitungo pa ni Propeta Masallam sa kanyang mga kamag-anak. Jazakumullahu khair. Allah wala misuhab. So wala kami hamlik. Asyadu la ilaha ila at asagdra wa tubulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.